sa Muñoz, Quezon City. Russell, pasok! Saan kakapanayamin natin si Ricky Rosas, isang radio announcer, production manager, at news writer sa DZM Woods? At hindi po kakalaming ng mahalagang pagdala ng media sa pagpapakumlad ng ating bansa. Interview insert. Designation is standard announcer, news writer, program producer, PA at the same time. So kasi may multitasking kasi kami dito. Dahil hindi ganun kalaki yung, hindi kami network station lang kami, pero we broadcast for 25,000 watch, which is reach nationwide. So, yun sa tanong mo, yung development media, napakalaking role ng media for sabihin na natin development ng country. Kasi through media, ito kasi ang sources, ang source ng tao for information, news, current affairs, public service. So, most likely sa radyo, mas broaden yung nare-reach kontra yung sa TV at sa newspaper. Kasi, anywhere, kumbaga, na-intrude ang signal ng radio doon sa mga transistor, sa mga monitor. So, mas ano siya, mas, yun nga, sabi ko, mas broad, mas large ang scope ng radyo. So, paano siya nakakatulong for the development ng country or ng government or ng society? Well, ganito yun. Kasi ang mga news reports, ang mga programs ng gobyerno or ng non-governmental organizations being aired sa radyo. Kasi sa pamamagitan nun, dun na ibabalita, na i-discuss, na i-scrutinize, na tawag nito, na ipapaliwanag yung mga proyekt, yung mga programa ng gobyerno. Not only government, but also yung sa mga non-governmental organizations, also private sector. So, dito po sa station niya, meron po ba kayo nung as in certain program na para tumutulong po sa mahihirap kapag may nasaranta po ng pagyo? Yeah, of course. Actually, almost all of our programs naman ay, ano, kumbaga, public service oriented for, kumbaga, para sa kapakanan ng masa. Kumbaga, lahat ng mga programs, may portion siya ng public service. So we accommodate, kumbaga, halimbawa, may mga pupunta dito, mananawagan, ipapanawagan namin, or halimbawa may mga sinalanta ng bagyo, we have the initiative na gagawa agad kami ng hakbang paano kami makakatulong from our part. So sa pamagitan niya ng pag-solicit ng mga ng tulong from our listeners as like mga canned goods, mga noodles, mga used clothing, something like that na mag-generate namin here sa station na pwede namin ipamahagi through public service. So, ang mga, ano po yun, yung payong kayo mismo yung kumukata or may mga volunteers na kumukata? We can collect pledges and donations. Pwede rin naman sila yung diretso rito. So, kung ano naman, able naman yung donor or yung magbibigay na pumunta rito, well, much better. Pwede rin naman kami yung pupunta doon. So, that po, sir, sino po yung mga commonly na mga beneficiaries po kaya sa mga projects po yung mga tangkong na nakikinalaman? Well, usually naman, depende kasi, just like sabi ko nga, kung may calamity, may mga disaster, kung saan parte yung apektado, or kung saan locality yung affected ng, let's say, typhoon, ng any other disaster, yun ang priority namin for
the public service. May mga recent projects po ba kayo na parang nag-work kayo again? Yung may bagong typhoon na tapos nagbangasan. Meron po ba kayong mga development projects na may launch? Well, so far, this time, yung nakarambang yun lang yung sa Florida. Ano kasi, kumbaga yung affected areas, hindi it's far away from Metro Manila. So, hindi kami nakapenetrate doon. Hindi kami nakapagbigay tulong this time. Pero, through public service, sabi ko nga so, sa mga sa warning, sa mga news reports, sa mga updates regarding dyan, sa mga babala, doon, part yan ng tulong namin eh. Hindi mo rin yan matatawaran. Ito naman po, kasi po, hindi natin matatanggi na talagang may rating war talaga on air. Ah, okay. So, nakaka-apekto po ba yun sa pagbibigay service niyo po as broadcaster sa mga nahihirap po? Definitely not. Kasi, hindi naman kami nagtatrabaho dito. Ang isang institution or isang radio station, hindi naman siya nag-operate only for rating. We don't care kung ilan or sino yung mga nakikinig sa amin. For as long na nag-operate yung radio namin, kumbaga yung target namin na listeners, para yan sa lahat. It's not, no matter how many or ilan yung tawag nito, yung parte ba kami ng rating or not, hindi po yan yung ano namin. Yung, kumbaga, it doesn't matter for us. Actually, we're not a KBP member station. Kaya, we can say something na, kumbaga, walang limitasyon. Although, bawal sa radyo magmura, bawal, kumbaga, manirang puri. Pero, kami rito, we're much liberty than those existing radio stations na malalaki na miyembro ng KBP, pero meron silang limitations for their broadcast. Okay, yung every Sunday, we have here the so-called Lakas Kabataan program. This is youth-oriented program. Ay ini-air dito sa DCMP every 10 to 11 Sundays. 10 to 11 Sundays, morning and morning. So, ang scope niya or ang aim ng program is to invite youth na gumawa ng mga programa para sa mga kabataan din and for the society in general. Kumbaga, sila yung mangunguna, yung kabataan, para dun sa mga proyektong pambayan na makikinabangan ng nakararami. Mostly sa mga nag-host dito, nag-guest is from University of the Philippines, De La Salle University. Actually, last Sunday, we have a guest from the United States. So, isa siyang Rotary Exchange student na nagano siya, part siya ng or membro siya ng Voice of the Youth organization. 6-7, camera rolling. Ayan po, nakausap na natin si Mr. Ricky Rosas, isang announcer, program manager, news writer, at production assistant dito sa DCMP sa Radyo Uno sa number 370 Roosevelt Avenue, San Francisco, Del Monte, Quezon City. So, thank you po. Sama po, disappointing po sa mga kailan po nalagapitan o karandidat ko kapag. Salamat po. Thank you. Thank you very much po sa time. Thank you. Sir, sa Monday po kaya makakabalik? Sure. Thank you.
Isang maulan na tanghali sa inyo lahat. Kami po ngayon na sa DZME, Radyo Uno. Kasama ko si Junabel Mogol upang sanay kapanayamin ang station manager nila. Ngunit gusto niya man niya, ay hindi siya makapaglaan ng oras para sa amin gawa ng State of the Nation address. Kaya naman ngayon, nagtungo na si Evelyn Escanilla sa DZRB Radyo ng Bayan upang subukan ang kanyang kapalaran. Evelyn, pasok! Nandito po tayo sa Philippine Information Agency located sa Visayas Avenue, Quezon City, kung saan dito po natin matatagpuan ang Radyo ng Bayan, DZRB. Samahan niyo ako at ang aking mga kagrupo sa pagtuklas ng role of media sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ano pang inaan sa inyo, Pasko? So? So, okay! Sabi mo, so, tara na. So, tara na! Yung DZRB, tapos hindi pa kasi ako pagkali ng kanila. Tapos doon na ano, kasi nakikita natin si Sir George Lopez, yung ano, chief. Okay, ngayon, nandito na tayo sa Operation Center kung saan nandun sa loob si Mr. George Lopez, ang chief ng Public Service Unit. Yan, tara. Tara, pag-usapin na. Most of the program here are public service oriented. Pero doon sa mga kasi lahat naman ng programa na pangalang supervising ng public service nasa prerogatibo nila yon. Kapag nila dadali yung programa nila. Ngayon, merong specific, particular, yung radio servisyo ni Bonnie Salaw na 10 to 11 in the morning at saka sa gabi naman yung Friday and Saturday ng 6 to 8 and 6, yeah, 6 to 8 in the evening, yun yung radio servisyo weekend edition, yun sa akin. So, doon pa lang sa pangalan, no, sa pamagat ng programa, radio servisyo and, well, yun yan, radio servisyo, eh, servisyo po, di ba? Diba? So, sa akin, ang nasasabi ko lang sa akin, kung paano ko pinatatakbo yung kusina. Yung programa ko, yung program ko, ay puro halos ano to eh. Ang mga natutulungan ko dito, siyempre, kung anong klase ng pangailangan. Nag-a-announce kami sa radyo, kung sino may problema, eh, kung pwedeng pumunta rito, pagkatapos tutulungan namin. Most likely, eh, yung mga may sakit. Yung may sakit ay tinuturuan kung paano ipapasok sa ospital. Like for example, ang bawat ospital, bawat paggamutan, merong social service department. Kahit ang St. Luke's, magandang ospital yun, privado yun, ang Makati Med, di ba? Lahat yan merong social service department. Kapagka ang pasyente, eh pasyente ng social service department, libre yun. Libre. Ibig sabihin, libre yung professional fee, ganon. Pero ang gamot, most likely, meron diskwento. Meron diskwento. So, yun yung ano, yun yung, ngayon, yun eh, ngayon, kung halimbawa kulang pa, binibigyan ko ito ng endorsement sa Philippine Charter Sweepstakes Office tsaka sa Department of Social Welfare Development. Ngayon, kung sakasakaling
magkaroon pa ng problema, sinasamahan ko mismo. Sinasamahan ko mismo. Ngayon, na minsan, ilan din sa mga problema ay yung balik probinsya. Halimbawa, yung taga-probinsya, taga, sabi natin, taga-Kulosulu, pumunta ng Metro Manila noong, sabihin na natin, 1995 para makipagsapalaran. Kala nila dito sa Metro Manila, eh, maraming pera, di ba? Maraming trabaho. Ngayon, pag hindi na sila makakita ng magandang trabaho at hirap na hirap sila dito, yung iba nakatira na lang sa Kariton, di ba? Eh, ang ginagawa ko dito, kung talaga ibig na nila umuwi sa lalabigan nila, sinasama ko, ini-endorse ko sa DSWD NCR at ang DSWD ang mag-uwi sa kanila. Pero by schedule ito, ang DSWD ang bahala. Yes. Oh. Finances. Isa pa, kapag ka naman ang problema ay legal, merong tatlong uri ng, apat na uri ng abogado rito na nakakaagapin ng public service unit. Tatlo dito ay libre at isa yung may bayad. Tatlo libre, eh, nai-endorse namin sa Integrated Bar of the Philippines. Pagka nagsisik ng justice yung client, kailangan ng libreng abogado, ang IBB libre yun, legal aid ang tawag nila. Kaya naman, eh, kinakailangan base, o may ruling kasi sila. Kung yung kaso mo, eh, nasa ilalim ng guidelines nila, tatanggapin nila yung kaso mo. Kung hindi, hindi naman natin. Ang pangalo ba yung Public Attorney's Office, o yung PAO? Yung PAO, under Attorney Carcita Acosta, dito naman, libre din ito. Kaya lamang, katulad ng IBP, meron din guidelines. Kailangan under ka rin ang guidelines na yun. At yun, pag hindi, wala din. Ang pangatlo ay yung, law, yung UP Law Center. Ang UP Law Center, meron din silang legal aid. Pero kagaya din ng dalawa, may kanilang guidelines din. Ang pang-apat, yung private practitioner. Meron kaagapay ang public service unit na mga abogadong nagpa-practice, private practitioner. Dito, kasi alam niyo, pagka-abogado, may ma-acceptance fee yan. Acceptance fee, professional fee something, mga 20,000, 10,000 yan. Ngayon, kapag lumapit sa atin yung, ano, lumapit dito ang kliyente na nangailangan ng tulong ng abogado, eh, hindi na sila tumatanggap na acceptance fee. Ang tinatanggap na lang nila, oh yes, libre na yung acceptance fee. Ang tinatanggap na lamang at kailangan naman ay yung appearance fee. Ano na lang to? Depende kung probinsya at saka Metro Manila. Kung Metro Manila lang, some 3,000 pesos, ganun. Ganun na kababa. Kasi alam naman nila na pag lumapit sa atin yung kliyente, eh, walang ibabayad. Yung iba, hindi lang kasi pare-pareho ang kliyente. Minsan, dati nang nagbabayad, kaya lamang, naubos na sa tagal ng kaso. Minsan, naloko ng abogado rin talagang private practitioner. Kaya, ipinagkatiwala sa atin. So, yun, kapag ka kaso ang problema. Ngayon, pagka naman, halimbawa, kasi most likely, posible kasi yung hinalapit ng kliyente, eh, hindi talaga yun ang problema nila. So, ina-assess muna natin. Tatanungin sa kanakatira, ano hanap buhay mo, may pamilya ka ba, ilang taong ka na rito sa Metro Manila. Ganun. Kasi posibleng iba yung iginarain niya, iba yung sinusumbong niya, pero iba pala yung problema niya. So, ina-assess muna natin yung kung ano dapat gawin. So, yun ang most likely, more or less, yung mga natutulungan niya ng ine-ere o nililinaw natin, tinatalaki natin sa ipapawid sa programa. Ayan. Ganun po yung role ng media in national development, para lang po marinig ng kuwari po ng gobyerno, yung sangay ng gobyerno, yung mga sinasabi ng mga tigilap na tao, parang ganun. Well, siguro, posible, ganun. At saka, isa pa, malaman ng tao na merong gobyerno na lumilingot sa pangailangan nila. Ganon. Yan ang goal ng radyo ng bayan. Radyo ng gobyerno, radyo ng taong bayan. So, pagdating po sa public services, kasi po, di ba kayo government po, tapos meron po mga radio stations or TV stations na privately owned.
Parang ano pong kaibahan ng public service niya pagdating sa public services ni Bong? Well, hindi ako pwedeng magsalita para sa privado. Masasabi ko lang, eh, dito sa amin, walang aalis ng luhaan. At walang aalis na nakakulot ang noo. Eh, yung naman po sa, ano, sa rating din na, naman po. Rating? What do you mean by rating? Ma'am, yung inaano niyo po, si Ma'am, yung parang mas natitingnan niyo pa po ba yung rating niyo or basta tumutulong na lang po kayo talaga? Well, kung ang sinasabi yung rating, eh, yung pagpapataasan ba ng rating ng bawat himpilan, bawat istasyon? Actually, as far as per passenger, although merong rating talaga, eh, hindi nag-aano kami, nag... hindi po kayo focus ko. Ako sarili ko. Yung programa ko mismo. Although, kung titignan ninyo, dahil maraming caller, maraming dumudulog, eh, palagay ko, may nakikinig. Mataas po ang anak. Parang gano'n. Does it affect na marami, na yung pagbibigay niya po ng service sa ano sa tao yung sa nagbabasa din pa kayo sa rate kung ano yung maray parang mas greater ba yung binibigay na help ng government na ano sa tingin niyo although kasi you cannot please everybody ha at laging may opposition dyan. At dahil sa kabilang gobyerno, eh, sinasabi nila kabilang propagandista ng gobyerno. Ah, yes. Diba? Yes, o, parang ganon. Pero, hindi ba dapat lamang na ipromote namin ang gobyerno? Diba? Eh, kung kami mismo sa gobyerno, sisirahin namin ang gobyerno, sino pang magtataguin sa gobyerno? Diba? So, for rightful ang pag-ibig. Mm. Ngayong ano po, ngayong sa schedule niyo po, meron po pa kayo public service po niyo pang palabas niyo? Ngayon, actually, yung program kong 10 to 10 in the evening at 12 midnight mamaya sa DCRM ay public service oriented. Okay. Every Monday yun up to Wednesday, 10 in the evening up to 12 midnight. Sir, yung po sa program niya, mayroon po ba kayo ng communication para sa the certain program? Communication plan, what do you mean? Ano po? Parang compilation ng papers po na ano yun? Kasi yung pencil gusto ni sir na communication plan. Development plan. Mismong project plan. Project plan, yung parang pinaka-project. Mismong project plan. Kumari po, meron kayo nilunch na project recently. Kumari po yung magtutuloy. Campaign, gano'n? Parang campaign. Well, at this point in time, since noong year 2004, maliban sa pag-i-invite, pag-offer ng tulong sa sambayan ng Pilipino, yun lang ang campaign namin. Kasi because of limited resources. Actually, si Duma Radyo on-air na, on the spot na sinasabi mo. Kung sino mo lumapit, di ba hindi naman sila malapit? What I have to relate, how I come here, yes. How I reach here, yes. Paano? It was my husband who was listening to the radio program, then narinig niya yung public service na any cases will help, especially the claims. So at the moment we have cases against insurance companies, several insurance companies. One is already in, now in Supreme Court, actually closed and terminated, kasi matras na sila. Then the rest are still in RTC, Regional Trial Court. So in assist me sa legal assistance, bale, sa lawyer, then follow up personally what's the status of the case. Ngayon po, ang tinutulungan po kayo ng Radyo ng Bayan para mahabol po yung mga not exactly mahabol, but then
mag-move ang case. Yun lang. Because ano eh, I'm from Mindanao eh. Oh, Mindanao ako, Butuan City. So, ba po may problema pag madalas kayong pumapunta? Hindi, I'm staying here nga ngayon. Kasi I'm waiting for the order of judgment. Bali yung finality ng Supreme Court. Kasi resolution pa eh. Nag-atras yung kalaban, so the status of the case is closed and terminated. Then after that, it's the order of the yung judgment man, yung finality na. So tingin niyo po, malaki talaga yung naitutulong sa inyo? Of course, because they are aware na merong ano, merong public assistance. May question lang po. Kailan po kayo nag-start po na lumapit po sa radyo po ng bayan? It was last May. Last May. Mabilis naman po. Mabilis po nila mga action. Oo naman, kasi personal na talagang pinapalo po sa Lopez. Gano'n naman siya kahit kanina. Not only me, pero talagang personal. Sara? Hindi, actually, ang procedure niya, as far as I know, is bibigyan ng recommendations. So kung mayroong mga conflicts, ay he got personal. This is the concern personally. Thank you. Ayan po, nakapiling po natin si Mr. George Lopez, ang chief ng public service ng radyo ng bayan. Sir, thank you sa ako. Masaya na po sa abang. Picho. Okay, picture na, dali. Kami naman. Ayun na ba? Lahat na pwede pa. Yay! May ilaw mo. May ilaw mo, S-line. Ay, ganun, ganun ba? S-line. Okay, hindi na kayo mamalik? Baka po bumalik pa kami next year. Hindi ako naman. Can we speed it? Uy, game! Anong game? Man, I was the feature to. Bakit? Ah, yan. Punta na kami. Ay, tumata tayo. Wait lang. Wait. Paano yung zoom to? Taas. Nakakita ba ako? Ba't parang ako sa halim? Sir God. Para lang manilaywan nyo. 1, 2. Ay, naman. Nakapicha na ba tayo? Wala pa. Nakuha mo to? The National Unity. Nakuha mo? Tayo lang. Ay, kayo lang. Ano po naman yun? Kaya pa ba eh? Dami. O, di ako mag-ano yun. Mas, dito ka to sila. Puri mo yung National Unity. Paano na itong tuduling ako dyan? Sorry. Excuse me. Ano lang. Nobody. Potato. Tago bigla. Ito. Hindi niya ako iintot. Swerte na. Kaniyagan po kami pumasok sa isang radio station. BWBR. Alam po, sila po yung may kasalanan akong ba't po kami nandito. Yan yung business radio. 1, 4.3. Tapos.
Ayun yung aming supervisor sa telepono. Hi sir, kamusta sir? Okay sir. Well sir. So aming dispatcher ay yun ako sa Nigeria. Malayo. Parang layo mo. Parang takot ni Gloria. Mas maganda ng menu na lang. 1, 2, 3. Wala ka ngayon. Kasi natawa-tawa ka dyan. Busy-busy yan ang aming cameraman. Sa pagbubura namin. Kasi ayaw ka dati nung picture ng ano, cellphone si Russell. Ngiting-ngiti pa naman siya. O ito rin, busy-busy yan. Text ng text. Text-text na. Mamaya lalaki na thumb mo. Yan, kita mo. Mr. Joshua Gabasin.